What's up mga patid? Welcome back to Boss Duso Channel. So again mga patid, I'm Luis De Arteves aka Boss Duso. I'm your stream doctor para sa inyong mga streaming problems. So mga patid natin, nakikita nyo naman dyan sa ating title mga patid natin. Eh ang pag-uusapan natin ngayon is all about voice changer. So ang dami na kasi nating PM about sa voice changer and about dun sa bumili ng sound card. Kung paano nga naman iset up daw yung voice changer. But daw sa akin eh, dali daw iset up. Actually mga patid natin, nakagawa na tayo ng dating tutorial dyan. Pero ngayon mga patid natin, mas i-specific natin ngayon dito sa topic na to is yung voice changer lang. Pero syempre mga patid natin, bago tayo mag-umpisa, kung kayo'y bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga patid, lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Duso Gaming. So mga patid natin, intro, pasok! Meron dalawang klase paano mo mapapalitan ang iyong boses. Meron tayong tinatawag na sound card, okay? Maraming klaseng sound card na nabibili ngayon ng mga China brand. So yun mga patid natin, punta muna tayo dito guys sa app. Ito, normally ito ang magagamit nyo lalo na yung mga iba. First, punta muna tayo sa ating browser. Punta lang kayo dito sa voicemode.net. Lalagay ko po sa description yung link. Again guys, hindi ito sponsor ng voicemode mga kapatid. Disclaimer lang, hindi ito sponsor ng voicemode. Nag-search lang po ako regarding here. Click download now if you're using Windows 8 and 7 and 8.1 and then 10. I think mga kapatid natin, it's only for 64-bit lang kasi walang 32-bit option. So, once you download mga kapatid natin, na-download mo na siya. And then, na-install mo na siya mga kapatid sa PC mo, open the app. So, pag na-open mo na siya mga kapatid natin, ito po yung app na yan. Ayan po yung app na yan mga kapatid. So, dito sa voice mode mga kapatid natin, punta tayo sa settings. And then, makikita nyo po yung input mga kapatid natin. Siyempre, yan yung mic nyo. Okay, mamimili ka. So, si stream microphone mga kapatid natin, ito yan. And siyempre, pipiliin natin ngayon guys, si microphone guys. So, si microphone. And then, output mga kapatid natin is kung saan mo gusto mo marinig yung boses mo. Itong headset na gamit ko. So, dito yung speakers and then, okay. So, dito sa tab na to mga kapatid natin, pwede mong pakinggan yung sarili mo. Pwede mong pakinggan. Punta tayo dito sa voice back. So, ito yung mga pre-voice changing. So, ito yung mga free voices, mga kapatid. So, ito yung clean, wala, mga kapatid. And then, naririnig nyo ba yung parang background, mga kapatid, background noise? Pagpunta nyo dito sa settings na to, meron kayong makikita ang reduce background noise. Pwede mong hinaan yung noise. Pag narinig nyo guys, wala ng noise. And mga kapatid natin, huwag nyo pong masyadong tataasan yung background noise. Kasi pag sumobra kayo dyan sa background noise, magpuputol-putol yung salita nyo. Guys, magpuputol-putol. So first, yung baby. Cave. Ito, para ka talaga nasa kuweba. Kita eh! Gandang lalaki! So yun, may narinig kayo yung mga no. Parang tumutulong tubig. Pakinggan nyo mabuti, may tumutulong tubig. Parang nasa kuweba ka talaga. Magic cord. Hello. What's up? Hello, what's up, mga patid? Nagpapalit yung boses natin. Ay, so automatic, mga patid natin, nag-iiba-iba yung sounds, mga patid, para tayong kumakanta. So yun, mga patid, para tayong kumakanta. Eh, mga patid natin, ay nag-iiba-iba yung boses natin, para tayong kumakanta. Kung may sound effects talaga siyang kasama, saan ka pupunta? Hindi ka na mabubuhay! Pag pinitik ko ang ilong mo, maduduro ang mundo! Pwede.
Pero mga kapatid natin, merong problema lang dito mga kapatid. Kasi nga, free voices mga kapatid natin. Eh, hindi mo pwedeng tanggalin nga yung background. Ewan ko lang mga kapatid natin kung rinig nyo dyan sa video yung background. Like yung nasa kuweba nga ako mga kapatid natin, yung tumutulong tubig. And dito nga kay Titan mga kapatid natin is yung parang background noise ng background ng Avengers. Parang ganun. Ewan ko lang kung rinig. Pero pag binayaran mo kasi itong app na to mga kapatid natin, marami ka pang bosses na pwedeng piliin. Ayan o mga kapatid, alien and adult to child. Sobrang dami mga kapatid natin. And ang kinagandahan pa, pag naka-pro version ka mga kapatid natin, pwede mong tanggalin yung background music nga mga kapatid natin. Pwede mong tanggalin yung ambient effect mga kapatid natin. Tatanggalin mo, pwede mong tanggalin yan para yung boses lang talaga yung makuha mo. Pero overall mga kapatid natin, it's good para na sa mga nag-uumpisa. Ang normally lang namang ginagamit dito guys is normally dito yung baby. Maganda yung baby mga kapatid. Maganda yung baby. Accurate siya. So mga kapatid natin, kung nakapili ka na dyan, para masigurado mong gumagana yung voice mod dito sa OBS mo, punta ka muna sa voice mod app and then check mo dito sa voice mod app kung ano yung mic na nilagay mo doon sa settings. So ang nilagay ko dito mga kapatid natin, microphone. So papalitan mo yan sa mismong OBS mo. So punta ka dito sa OBS mga kapatid natin and then click the toggle gear again and then check properties and then choose microphone voice mode virtual audio device. Ayan mga kapatid, ito. So kung napapansin nyo mga kapatid natin, nade-detect na po ni mic yung ating voice mode. Okay? And ngayon mga kapatid natin, medyo dadagdagan lang natin ang filters yan kasi pansinin nyo guys, tatahimik ako pero malakas yung background noise. Tingnan nyo mga kapatid, tatahimik ako. So nagre-react yung background noise. So filter lang natin yan mga kapatid natin. And syempre mga kapatid, dadagdagan nyo lang yung noise suppression dyan mga kapatid. Dadagdagan nyo lang. Depende yan again guys sa kung gaano kalakas yung background na meron kayo. Kung gaano kaingay. So mga kapatid natin, close mo na yan. And then punta ka dito sa voice mode app. So pipili ka dito ng boses na gusto mo mga kapatid natin. Ako pipiliin ko is yung baby. Hello? What's up? Ayun. So mga kapatid natin, basta pag may narinig kayo yung background noise, pwede nyo i-adjust nyo dito. Okay? So boses baby na naman tayo mga kapatid. Eh nakikita nyo naman nagpipipak na dito na baby voice ka na. And that's it mga kapatid natin. Dito tayo rin. What's up mga kapatid? Nag-automatic. Palit yung boses mga kapatid, nag-automatic, parang kumakanta ako pero isang tune lang naman yung ginagawa ko, ganito lang yung ginagawa ko pero mga kapatid natin, nag-automatic siyang parang ayu ganun, tingnan nyo guys. So punta tayo dito sa mga gumagamit ng mga sound card. Again mga kapatid natin, yung gagawin ko pong setup dito, it's same lang po sa all ng sound card na meron mga kapatid. So sa likod nito mga kapatid natin, makikita nyo naman mga kapatid natin, hindi nagpo-focus. Merong micro USB, background music, mic, headphone, and smartphone. So ang importante lang naman dito mga kapatid natin is si mic at si headphone kung gagamitin nyo lang man siyang pang-stream. And by the way mga kapatid natin, pag gumamit kayo ng sound card, pwede po ito sa mga omelet user. Sasaksak nyo lang po dito yung mic nyo, pero kailangan nyo po ng dalawang jack na mag-audio-audio mga kapatid, audio to mic. Pag kinabit nyo po sa phone nyo, automatic mic, and then kabit nyo po dito sa mic, mga kapatid natin, para lahat na makukuha ng phone nyo, eh ibabato po guys, iba, basta mga kapatid natin, iba yung setup pag phone yung gamit. Balik tayo dun sa OBS setup mga kapatid natin, saksak yung mic sa mic na butas, USB mga kapatid natin, sa PC, ikabit sa PC mga kapatid natin, and headset kung gusto mo pong marinig yung boses mo. Okay? Ganito lang muna yan mga kapatid. Pupunta ka lang sa settings ng iyong sounds. So double check mo dito kung nade-detect na ni PC yung iyong sound card. From the OBS again, click the toggle gear mga kapatid natin and then change properties and then ipalit mo po dito guys yung live stream MB USB audio. And then that's it mga kapatid natin. Gagana na po yan mga kapatid. Wala kasi akong extra mic so that's why hindi na po ako makapag-demo ng audio mga kapatid. Pero gagana na po yan. Tsaka pala mga kapatid natin, may isa pang way ayaw nyo pong magalaw yung inyong mga mic settings mga kapatid natin. If ever gusto nyo, may mga sound card kayo, right click lang po dito sa source mga kapatid. And then add po tayo guys ng
audio input captured. So lagay nyo po dito mga kapatid natin, sound card. And then i-search nyo po dito si live stream MB USB audio. So click nyo lang siya dyan mga kapatid natin. And then lalabas na po dito sound card. Ayan na po guys, nandiyan na siya sa sound card. So yun nga mga kapatid natin, I hope nakapagbigay na naman ako sa inyo ng tulong, okay mga kapatid natin. And I hope mga kapatid natin na kahit pag ganto-ganto lang yung nagagawa kong tulong mga kapatid, eh, sobrang laki ng tulong sa inyo nito. And alam ko naman lahat kayo, and ako, especially ako, gusto kong maganda yung stream ko and gusto ko attractive sa tao. So yung voice changer mga kapatid natin, actually maganda talaga siya pang-attract ng tao mga kapatid, pero binabagayan yan talaga mga kapatid. Actually binabagayan yan ng mga team, okay, ng content na gagawin mo. So yun nga mga kapatid natin, meron na tayong bagong tambayan guys para sa mga nagtatanong, at mas madali nyong pitan ako mga kapatid natin. Join sa aming Discord channel mga kapatid natin. Nandyan po sa description yung Discord natin. So yun nga, pwede kayo maglumapit dyan, at meron na rin kahit papanong tao ngayon dyan ng mga ibang streamer na nakapanood na ng mga previous video natin, at yung mga bagong dating matulungan natin mga kapatid. Pero mga kapatid natin, if ever lang na mapapasyal ka sa ating channel, just click the playlist. Nandun na po lahat ng streaming 101 tips natin. Okay mga kapatid natin? So hanggang dito na itong video na to. Thank you po sa lahat ng tumapos. Kung kayo'y bago dito sa ating video, just click the subscribe button and tiny bell below. And syempre mga kapatid, lagi tayong live sa ating Facebook page, Boss Lucio Gaming. So again, I'm Boss Lucio mga kapatid, na nagsasabi ng Happy Streaming!